Dalawang taon na ang nakalipas mula nang bumalik si Daniel sa kanyang tahanan sa Santa Maria, Laguna. At para siya'y kamustahin, nagtungo ang aming grupo roon. Ayon kay Daniel, 16 na taon na raw na ganito ang kanyang kondisyon. Higit kasing napinsala ang kanyang spinal cord. Hindi raw biro ang mamuhay mag-isa, lalo na raw sa tulad niyang paralisado ang kalahating katawan. Puro pagdurus, hindi ko akalain na nga, dumating ako sa panahon na tama ng Diyos, nakasurvive ako kahit ano. Sadyang tinanggap na lang ni Daniel na maging ganito ang kanyang kapalaran. Wala pong hindi makakaralas lumuha sa ganitong sitwasyon. Nakapalang pag-asa. Manukot. Ganun ang buhay ng mga tao katulad namin. Palibasa, wala na silbi. Pero laking pasasalamat niya nang muling magkakomunikasyon sa dating nag-aruga sa kanya sa ampunan. Mahirap ang kalagayan niya. Kaya doon ako naawa sa kanya sa mga kwento niya sa akin, usapan namin sa cellphone. Kaya nag-apura ako magpunta sa kanya. Sabi ko, mag-volunteer akong 2 linggo. Hanggang sa inabot na ako ng ngayon nga. Magdadalawang taon na ako sa September 14. Mula nooy, halos araw-araw na raw nagpupunta si Mina sa kanya upang siya'y alagaan. Araw-araw, nililinis ko siya. Nagkakaroon na nga siya ng bedsong. Kahit hindi naman siya pwedeng bumangon, papihit-pihit lang siya. O di, pinupunasan ko lang siya ng kahit na anong mga gamot. Panatag na raw ang kanyang kalooban dahil merong taong kahit hindi niya kadugo, ay laging nariyan at handa siyang damayan. Parang mayroon akong magulang uli na ina ng kakalinga sa akin, kapatid. Ang isa pang tao na wala raw sawang tulungan siya, ang matalik na kaibigan na si Brother Ding. Binibigyan naman ako ng pagkakataon ng Panginoon na yun nga, may time na makakapagmalapit yung mission ko dito, nakakapunta ako sa kanya at nadadalaw ko siya. Lahat daw gagawin ni Brother Ding para matulungan si Daniel. Ito rin ang nagtulak sa kanya para idulog sa aming programa ang kwento ng kaibigan. Sana ma-feature ito sa switch ko lang. Eh kasi nakikita ko doon, ang dami natutulungan. Habang abala si Mina sa pag-aasikaso kay Daniel, natsyempohan namin na paparating si Brother Ding sa kanilang bahay. Daniel! Classmate! Oh, Brother Ding, halika. Pasok pa. Salamat. Tindala akong pagkain. Meron nga pala akong basahin mo ito, ha? May libro raw siyang nais iabot sa kaibigan. Pero secret lang, ha? Dahil kami talaga ang nagpaabot nito para kay Daniel. Especially for you. Kinutsyaba na rin namin ang ilan sa mga kaibigan nyo upang ihatid ang mga sorpresa. Balita namin, wala na raw natira sa mga damit mo mula nang kayo'y maundoy noong 2009. Sobrang kaligayahan. Naramdaman ko sir, sa isang katulad ko na wala na silbi sa buhay at talaga. Kaya hindi ko po akalain na tugunin ng miss ko lang aking mga panalaan. Hindi ka na mamomroblema, Daniel, para sa iyong diaper at medical needs dahil sagot na rin namin yan. Paparelax na lang balang. At para mas maging komportable ang iyong paghiga, narito ang aming munting handog. Ay, salamat sa Diyos. Pati si Ate, din ano. Hello, Brother Day. Sa totoo na ito, mauna na ito, tira-tira ng undoy. Ito na, yung pangarap ng tulay. Parang lagay na itlog. Narito rin ang ilang grocery items para sa inyo. May bagong appliances din kaming regalo para sa inyo.
Napuno na ng biyaya ng wish ko lang itong aming maliit na bahay. Salamat sa Diyos. Sobrang nagpapasalamat ako sa wish ko lang na kayo ang ginamit ng Panginoon. Ang pangarap mo ring business, ito, at nasa inyo ng harapan. Ilan mo, isa pa bang tigas pa. May timbangan pa. Pag-iayamanin namin ito. Iingatan. Para tumagal. At siyempre, para tuloy-tuloy ang pasok ng biyaya sa inyo, may kaloob din na regalo ang isa nating kaibigan. Sinamahan pa namin yan ng medical assistance. Malaking-malaking tulong para kay Daniel ito. Maraming salamat po. Thank you.